Ganyan mga kabarako, may bagong video na naman tayong gagawin. Tutorial kung paano magpalit ng oil seal ng ating telescopic shock ng ating barako. Bali, napapansin nyo mga kabarako, itong nasa kanan, yan, nasa kaliwa pala, may tagas siya. Bali, sobrang lakas na ng tagas eh, no? Talagang halos dumumi na yung talagang shock niya. Akala mo nagtatahi na ng laki. Pero oil seal lang ang sira niyan. Wala naman tama yung telescopic ng mga kabarako. Yung kabila naman, okay po. Bale, ito, nagawa na namin to. Nagawa ko na po ito. Hindi ko lang nagawa ng videos, bale ngayon. Yung mga nag-request ko paano magpalit ng oil seal ng ating telescopic. Ito na yun, mga kabarako. Itong isa okay. Tingin ko dito mga kabarako, kaya tumagas ko kabila. May factory defect yung oil seal. Kasi meron pong mga ganang minsan, hindi na iluwasan na supply. Ngayon, kung bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag kamalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe na rin sa aking YouTube channel para updated niya sa aking mga videos. Bale mga kabarako, simula na tayo. Tatanggalin muna natin yung gulong. Gagamit tayo ng katana. Tatanggalin na yung gulong mga kabarako. Tatanggalin natin yung tapaludo. Bali, mayroong 4 na tornillo dito. 12mm to mga kabarako. Okay, tapaludo. Bali, isa dito mga kabarako, nakutot na po yan. Kaya tatuntong dito lang ang tatanggalin. Pero yan, natanggalan natin yung pangatlong tornillo. Pwede na natin tanggalin ito pala. Bale, yun pala, unahin muna natin dito yung sa ibabaw yung 17mm kasi ikot ng telescopic pag niluwagan natin. Bale, ito mga kabarako, 14mm yan. Bale yan, natanggalan natin. Tanggalin na natin ito sa ibabaw. Ayan. Let's try natin ikutin. Ayan. Pag matigas po siya mga kabarako, hitpitin nyo lang ito ng pilit screw dito sa ilalim para pumuka itong butterfly. Sa ilalim. Ayan, sa ilalim. May butas po yan dito, yung parang hiwa. Ayan, nakakabara ako, lumuwag na siya. At after natin matanggal to, bubuhos po natin yung mga langit na natitira. Ayan, gagamit tayo ng 10mm. Na alirin mga kabarako para tanggalin to. May tornillo po kasi dyan para matanggal yung string. 10mm po na alirin. Yan, ito po yung kanyang thread. Tanggal yung mamaya na yan ito. Ito yung kanyang spring mga kabarako. Halos bago pa po yung langis nito kasi kapapalit lang nga lang namin ng oil seal. Kaso nagkaroon na ng problema talaga. Siyempre, bakit nga naman tingnan yung turno?
nagtatagas ang langis, di ba? Tinatapon pa natin yung nandito ng kami. Tapos kung natanggal niya na yung langis, meron pa po rin tornado dito. Allerance din po yan. Bali, gagamit tayo ng 8mm na allerance. Naluwagan na natin. Ayun ako, para ako natanggal na yung lock. Ito yung thread niya. Ayun na ako, para ako. May parang spring pa yan, tapos yung pinakasakit niya dito. Saka yung thread niya dito sa loob. Pinaka parang spacer niya sa loob. Tapos pwede nyo lang hugutin itong telescopic. Bali yan, mga kaparako, wala na masyal tama. Ayan o. Talagay yung oil seal lang yung nagka-problema. Ayan. Kasi kahit, kumari, nagpalit na kayo ng oil seal, kaya hindi nyo napansin, may tama na pala sa telescopic nyo, yung parang kalawang. Kahit anong palit nyo ng oil seal, kahit maka 100 na palit pa kayo, kung may tama na po ito, bali wala rin po yun. Kaya mangyayari, magpapalit na po kayo ng bagong ganto, eh mahal po yung bagong ganto. Bakit ba nagsisira yung mga kabarako? Bakit ba nagkakatama? Minsan, isa mga bagong barako, may mga cover po yung ganto nila. Yan. May cover po ng goma yan. Hindi nyo po nakikita yan, stainless na yan. May parang chrome na yan. May cover na goma. Minsan sa tagal, hindi nila napapasya, may tagas na pala yung kanilang shop. Tapos sa papabayaan nila, hanggang yun nga, matuyuan ng langis. Pag natuyuan ito ng langis, magagasgas ngayon yan. Yung oil seal nyo, maliling bakal to bakal na siya. Kakayurin nga to. Pag kinahit nga to, yun, magkakatama na yan. Sisira na. Kaya kahit magpalit kayo ng bagong oil seal, bali wala na rin yun. Masasayang lang pera nyo, pati labor pa. Kaya bago kayo magpalit ng oil seal, i-check nyo muna kung walang tama to. Ito naman, wala naman tama. Okay naman to. Goods naman to. Nininisin muna natin. Tatanggalin muna natin yung kanyang cup. May cup kasi yan, mga kabarako, yung oil seal natin nasa loob. Para ako, okay pa naman tong cup niya. Wala pa naman sira. Masa na lang muna natin. Masa muna natin. Bale, may tatanggalin kayong parang lock yan dyan. Ayan, nakakabarako. Pinaka-lock ng oil seal. Hindi nyo kasi matatanggal yung oil seal pag hindi nyo tinanggal yung lock na yan. Nagamit lang kayo ng matulis na yan, na pasungkit. Yan. Tapos dito naman susukin natin sa mga kabarako. Hindi matigas sa mga kabarako.
gamit tayo ng ano, that screw. Itatapat nyo lang po sa pinakakanto, mga kabara. Ah, kasi magkamali dyan. Ayan. Makita nyo yung mga kabara ko. Saka nyo i-press ng ganyan. Hanggang na po siya. Ayan. Bali ito mga kabara ko, tingin ko nagka-problema to sa mismong o-ring nga. Bali papakita ko sa inyo yung bago. Bali itong bago, nabili namin sa shop, 190 ang isa. Genuine na po to. Huwag kang magpapalit po kayo ng oisil, huwag po kayo bibili ng local. Kasi sandali lang yun. Hindi ka agad magtatagal yung pagka local. Ayan po. Bago. Walang katama-tama. Lagi kayong magpapalit original pagka sa mga oisil. Huwag kayong manghihinayang sa pyesa. Manghihinayang kayo sa gawa. Kasi magdodoble kayo ng gawa pagka local lang pinalit. Ayun, nakabara ako, malinis na siya. Sa paglalagay po pala ng oisil, may tamang lagay po nito. Dahil nito, nagkamali ako ng una. Balintad ang lagay namin, kaya yung unang lagay namin, tumagas. Kado sa pangalawang ginawang ko, kala ko, pangit yung nabili namin oisil, yung pala baliktad. Ang nasa ibabaw po, ito pong may tatlong, yung may limang tuldok na yan. Yan, saka yung may number. Makikita nyo yung number dyan, 30, tapos, KYDK. Yan. Yan po yung may mga tuldok na yan. Itong buong ano na yan, may guhit na yan. Yung walang tuldok. Yan po yung nasa ilalim. Baka magkabaliktad kayo, hindi nyo pwedeng ganito. Pag ganyan po nailagay nyo, baliwala rin po yung oisil nyo. Magtatagas din nyo yung shock nyo dapat ang lagay nyo nakagano. Yan. Inuulit ko po, dapat ito ang nasa ibabaw. Ito pong nasa ilalim. Bale, i-stone na natin. Bago natin ilagay, lalagyan muna natin ng lamis. Para hindi po matigas ilagay. Konti lang, konti lang. Nakatito lang. Tapos lalagyan na natin. Ang paglagay po, buha po kayo ng oil seal na luma. Saka nyo po pupukpukin. Kung meron kayong rubber maling, ito, pwede na rin to para hindi masira yung oil seal. Saka nyo ulit susungkitin. Bale, mga kabara ako, sagad na siya. Ayan, nakikita nyo. Sagad na siya. Ayan. Silalagay na natin yung clip. Ito po yung clip niya. Ayan. Parang alambre. Ayan po. Madali lang po maglagay nito. Hindi po kayo mahihirapan dyan. Sasalagay na natin yung cup niya. Ganun lang po kasimple mga kabara. Bali okay na siya. Bilinisin na lang natin yung mga ibang tornillo. Nagaya nito. Tapos mga kabara ako sulod ng screen. Ito mga kabara ko, may washer po sa natatso. Baka makalimutan nyo ilagay. Tatagas po sa ilalim pag hindi nyo nailagay itong washer.
ulit topic. Bale, itong isip ko na to, dito po yung nakalagay. Ilalagay natin sa loob. Ganyan po siya. Sasalagyan natin ng konting langista. Sa loob lang po. Para may konting pampatulan. Lalagyan na po natin itong tomato sa ilalim. Mga kacho, mga kabarako, ilagay muna natin yung spring. Saan tayo mahirapan. Kasi itong lock ng spring. Gamit tayo ng 10mm. Dito mga kabarako, hindi nyo kailangan sobrang higpit kasi hindi naman matatanggal yan. Bali, meron pa yung cup sa loob. Bali, mga kabarako, okay na. Ikataob na natin. Bali, mga kabarako, okay na. Talaga na lang natin siya ng langis. Ano bang ilalagay natin dito? Kasi kung ilalagay natin yung pang-port oil, mas mahal po siya. Ang 1 liter po yun, nagkakahalaga ng 350. Pero kung wala kayong budget, pwede nyo rin gamitin yung pinagtirahan nyo ng Chengsul kayo. Basta bago, kahit yung mga panlangis sa makina, pwede po. Ganito mga kabarako. Kasi 2 liter ang binili niya. Minadirang kalahati. Pwede natin, pwede tayong kumuha dito. Aming langis ang ilalagay natin. Bale, itong bote ng Mountain Dew na to, 300 ml to. 300 ml pa ilalagay natin. Hindi mga kabarako, 150 ml lang. Kasi pag 300 ml, masyadong matigas ng shock natin. Kahit mga 160 ml, tatansyayin lang natin dito mga kalahati. Bale, magsasalin tayo dito mga kalahati. Pero yan mga kabarako, mga ganyan po karami, mga 160 ml yan. Sakto-sakto lang po ang laro nito. Matali na natin. Iniisi lang natin itong takip. Ito po yung pinakatakip ng mga kabarako. Tatakip natin po. Itignan muna natin kung maayos ang play ng shock. Natin kung meron ng pantagas. Kailangan po natin ng maitim. Lalaroin nyo po mga kabarako.
Bale, nakakabara ako, wala na siya. Ganyan ulit. Nakakabara ako. Wala na po siyang tagas. Ayan o. Nakikita niyo po ba? Ayan. Bale, nakakabara ako. Okay na siya. Ikakapin na natin. Yun, nakakabara ako. Okay na siya. Tinan niyo yung kabila. Pares na sila. Wala na siyang taga. Bale yun, nagka-problema talaga sa oising. Factory defect yung nabigay sa amin. Bale yun, nakakabara ako. Hanggang dito na lang. Salamat.